Hi, morning good sa inyong lahat. Ito po si Minyong at welcome to Minyong's TV. Siyempre, don't forget to like and follow my Facebook page, Minyong. At siyempre, ang aking YouTube channel na Minyong's TV. Thank you very much! At siyempre, alam niyo na si Minyong to walang katulad. Yes, ay papunta na kami ng airport ngayon. Ayan, dito sa Terminal 2. Via Philippine Airlines papuntang Boracay dahil first time ko, excited na excited akong pumunta at makita ang kagandahan ng Boracay Island. Yan, katatapos na ng bagyong pahing kaya inaasahan natin na magdadagsa ang mga pasahero dahil sa mga kanseladong flight dulot ng malakas na bagyo. Yan, kitang-kita nyo naman, nandito na tayo ngayon sa may check-in area ng Philippine Airlines at ayan ang aking bagahe, hahanapin ko ang mga kasama ko. Yan. All right. Ito na po ang aking mga kasama, si Noel at ang buong Repa Hall. Yan. At ako na lang ang kulang, kaya ito na ang mga crew at roadies ng Repa Hall at sila ang mag-check-in ng aming mga... At syempre, maraming salamat sa aking asawa sa kanyang pag-aayos ng aking bagay. Kaya saktong-saktong 7 kilo siya para sa carry. At syempre, wala na tayo ibang choice kundi mag-almusal tayo sa Jollibee. Kaya Jollibee, bacon naman! Yan, pagkatapos kumalsaw sa Jollibee, syempre, pasok na kami ngayon sa loob. At diretso na kami sa boarding area dito sa gate 15. Yan, kita-kita nyo, biyaheng Katitlan. Katitlan, Boracay. Medyo napaaga na konti, kaya upo-upo muna at magpahinga sa gilid habang pinapanood itong mga ibon na naglalaro doon sa loob ng airport. Yan. Yan, ang dami ng tao. Sobrang siksikan dahil sa mga kanseladong flight na ngayon ay natuloy na. Yan, pa-boarding na kami dito at nalipat kami sa gate 12 at paakyat na kami ng bus papunta sa eroplanong aming sasakyan papuntang Boracay. Alright. Yan, at eto na nga, nasa loob na kami ng bus. Napakagandang bus na yan. Paupo sa isang magandang upuan, si Jeffot, si Wilbert, si Alvin, at si Ras. Yan, naiwan sa susunod na bus sila Noel at iba pang mga kasama namin. Ayan, habang mabaybay eh, meron kaming natanaw na parang nasusunog na area doon sa may bandang Pasay. Ayan, tingnan nyo. Ayan, ipapaling ko na ang camera. Ayan, makikita nyo kung saan yung sunog na sinasabi ko. Yun, no? Sana naman ay walang nasaktan at walang masyadong damage ang sunog na yan at maapula agad. Ingat sa sunog, mga kaibigan. Yan. Yan ang paligid ng airport papunta doon sa aming destination na Apache na yan, bakit na kami ngayon at habang bakit ay mag-ibot-ibot ang camera upang makita nyo ang kapaligiran. Hi guys! Hi guys! Napakasaya at excited na paglalakbay. Papunta naman ang Boracay to, kaya enjoy watching. Ayan, medyo maluwag ang aeroplano pero syempre as usual traffic pa rin. At nakaupo ako sa malapit sa bintana kaya komportable ang aking paglalakbay at makikita ko ang surrounding at ang labas ng aeroplano habang lumilipad ito. Ayan, pa-take off na at kitang-kita mo kabuuan ng Maynila. Ayan ang paligid, medyo maganda na ang panahon. Ayan, meron pa palang kasunod na bagyo, itong bagyong Queenie, pero sana ito ay mahina lang. Ayan, dapat ang tugtog namin, ang tugtog ng Repa Hall Shackle, eh October 30, kaya na-resked ng November 1 dahil nga dyan sa nakaraang bagyong paeng. Ayan, touchdown, landing na agad, napakabilis ng biyahe. Hindi nga nagpakape ang Philippine Airlines na sobrang bilis dahil pag landing mo, baka hindi mo pa nahihigop ang kape na sobrang bilis ng biyahe. Eh, nakalapag agad ang aeroplano sa iyong pupuntahan. Kaya ito, touchdown na agad. Andito na agad kami sa Katitlan Airport.
na maliit na airport lang dahil ginagawa pa lang ang bagong itatayong Boracay Airport. Yan. Medyo maulan dito. Maulan ng paligid dahil may mabugso-bugsong pahabol pa itong si Paeng. Ayan, ayun. Ayan yung ginagawa. At ito naman yung pansamantalang arrival area ng mga pasahero. Yan. Siyempre, yung iba nagpa-picture doon. Yan. Ito na yung mga bagahe. Mabilis lang kahit mano-mano ang pagguha ng bagahe. Yan. Pagkatapos noon, Hi-Mice, nasutin Noel. Hi-Mice, who they educate and dominate. Maraming salamat. Hashtag Hi-Mice, Omar B. Alright. Siyempre, pagkatapos lumakbay ng himpapawid, baylan naman tayo papuntang Tabon Port, kung saan ang port na papuntang patpatawid ng Boracay. Kaya chineck ko agad kung ano yung sasakyan, kung safe ba, dahil alam mo na, meron tayong phobia. Tao tayong maglakbay sa dagat, lalo na at mga ganitong panahon. Yan, medyo maulan at maalon at umigewang-gewang, pero chill pa rin dahil na may life base atas. Yan, ayos. Mabilis lang ang biyahe. Nasa 10 to 15 minutes lang ang pagtawid kapuntang Boracay Island mismo galing ng Tabon Port. Yan, touchdown ulit. Mga ilapang ilang touchdown na yan. Dito na yan mismo dumaong na sa Boracay Island. Yan, wala silang port kaya diretso na sa buhangin. Ah, nagiging puti ba yan? Yan, ay buhangin lang. Boracay, alright. Pero hindi pa yan dyan nagtatapos ang touchdown dahil biyahe uli ng van papunta dun sa Station 1 or Station 2. Hindi namin alam kung saan kami didiretsong hotel. Yan. At bukas ng gabi pa ang mismong tugtugan sa Sandis. Ayan, bepre, excited makita ang Boracay, kaya picture, video agad. Ayan, ayan ang Boracay ngayon pagkatapos ng bagyo. Pinong-pino ang buhangin na magiging maputi pa yan pag maaraw na kasulukuyang basa dahil sa nakaraang ulan at bagyo. Alright, maraming salamat. Thank you sa panonood and abangan ang susunod sa day 2 ng aking vlog sa first time na pagpupunta sa Boracay with Jackal and Remo. Alright, thank you! Dito lang yan! Saan ka lang yan? Dito tayo?